Purihin ng Diyos, muli po tayong nagbabalik. Pinag-aaralan po natin ang katotohanan sa aral ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay ng Diyos, tunay na Diyos. Sapagkat sinasagot po natin yung aligasyon ng isang sekta protestante, yung Iglesia ni Cristo, hindi daw po Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa ating mga pinag-aralan ay nakita natin ang ating Panginoong Hesukristo ay salita sa John chapter 1 verse 1. At sa verse 14 ang sabi, ang salita ay Diyos naging tao ang salita. At ipinakilala ni Pablo sa Pilipos na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Tatalari, ano bang ibig sabihin na ang ating Panginoong Hesukristo hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos? Ano ba yung hindi niya ipinantay? Alam po ninyo mga kapanalig doon sa punto sa huling bahagi ng ating binasa na sinabing bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa, no? Hindi niya pinilit na taglayin yung katangian ng tunay na Diyos. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Hesukristo, kung ginamit niya yung kapangyarihang taglay ng pagiging Diyos, hindi po magkakaroon ng kaligtasan. At higit sa lahat, kung kanya pong pinairal ang kanyang kalikasan ng pagka-Diyos, abay hindi po pwedeng mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang Diyos ay walang kamatayan. Ngunit sapagkat siya ay naging tao, hindi po tao lang, naging tao, hinubad niya po yung katangian na ito, tinanggap niya yung kamatayan upang tayong mga makasalanan ay maligtas. Dadagdagan pa po natin ang pagpapakilala ng mga apostol sa katotohanan kung ano po ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kalagayan at sa kanyang kalikasan. Sa unang sulat po ni Juan, Kabanata 5, Talata 20, ay ganito po ang ating mababasa. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napaka-klaro po at maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagpapakilala ni Apostol Juan. Nasaan daw po tayo? Nasa ating Panginoong Hesukristo. Ano daw po itong Panginoong Hesukristo? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tayo po'y na kay Hesukristo. Siya ay tunay na Diyos. Ito po ang sinabi ng ating apostol. Sabi ng Iglesia ni Cristo, hindi daw alam ng mga apostol na si Jesus ay Diyos. Mukhang may problema. Hindi yata nila nababasa itong binasa natin sa 1 Juan, Kabanata 5, Talata 20. Mga kapanalig, ito po yung sinasabi namin ni Brother Marco na punto ng pag-aaral. Malinaw na nakasulat sa Biblia ng pagiging Diyos ni Jesus, subalit pilit na tinutiligsa, pinipilipit, hindi tanggapin ng ibang sekta protestante sa halip na basahin, binibigyan po ng pansariling kahulugan para umayon sa kanilang mga doktrina. Ang sabi po ng Biblia ay si Jesus, tunay na Diyos, pinakilala ni Pablo, pinakilala ni Juan. Isa pa pong bahagi sa aklat ng Tito, sulat po ni Tito, Kabanata 2, Talata 13. Ang sabi po, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ano daw po ang ating Panginoong Hesukristo? Malinaw po, dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Ang tinutukoy po diyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag sinabi po natin na ang Diyos na tinutukoy sa talatang binasa mo, Brother Marco, ay ang Ama, eh ni-expect mo ang Ama ang muling babalik. Pero kung babasahin natin ang Biblia mula Genesis hanggang sa pahayag, kailanman ang Ama, ang Diyos Ama ay hindi tutungtong sa lupa. Sa makatwid, ang tinutukoy na dakilang Diyos, ang tagapagligtas na hinihintay, ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang darating, hindi po si Yahweh. Totoo, no, yun po ang maliwanag. Now, mga kapanalig, pag-aralan natin, ano ba yung mga pandarayang aral ng mga bulaang guro para kanilang sabihin at pilipitin na ang ating Panginoong Hesukristo po ay hindi Diyos? Meron po akong magazine uli, paborito ko ito eh. Ito po'y Pasugo, inilathala po noong May 1997, Volume 49, Number 5. Sa isang bahagi po, page 14 to 15, sinulat po ito ni Ginoong Teopilo C. Ramos Sr. Ang sabi po niya, itinuturo ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante sa kanilang mga aklat na si Kristo ang tunay na Diyos.
Kaya suriin natin kung maaari bang si Kristo ang tunay na Diyos. Simulan natin ang pagsusuri sa kalikasan ng Diyos at ni Kristo. Ano ang kalagayan ng tunay na Diyos ayon sa Panginoong Hesukristo? Mga kapanalig, ito po ang tutukan ninyong mabuti. Ito po yung kanilang paraan ng pagtuturo. At marami po dito ang kanilang nahikayat. Marami po ang naligaw. Sabi po ng panulat ni Ginoong Chopilo Ramos, ginamit niya po yung Juan, Kabanata 4, Talata 24. Ganito po ang nakasulat doon. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tatanungin ko po kayo, Tata Larry. Opo. Ano po ba ang Diyos, sabi ng Biblia, Juan 4:24? So ayon po sa inyong binasa, Brother Marco, no, na siyang ginagamit na batayan ng Iglesia ni Cristo, sa Juan 4:24, malinaw ang pagkakasulat, ang Diyos ay Espiritu. Ito daw po ang kalikasan o kalagayan ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, ang sabi ni Ginoong Chopilo Ramos, ano ba ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili? Lucas, Kabanata 24, Talata 39. Masdan ang aking mga kamay, aking mga paa na ito ay ako mismo. Hawakan ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, gaya ng nakikita ninyong mayroon ako. Ito po yung dalawang talatang kanilang ginagamit, Juan 4:24. Ang Diyos ay espiritu. Ano ang Diyos? Espiritu. Paano pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili? Lucas 24:39, ako'y mayroong laman at buto. Pag may laman at buto, tatalari, espiritu ba yan? Hindi po, tao. Sa makatuwid, ito bang Kristong inyong sinasabi ay espiritu o may butot laman? Eh, sa pagkakasabi po ng ating Panginoong Hesukristo, masdan ninyo ako at hawakan. Ako'y may laman at buto. Ang espiritu, walang laman at buto. Kaya kung babalikan ko yung tanong ni Ginoong Chopilo Ramos ng Iglesia ni Cristo, ang sabi niya, ano ang Diyos? Espiritu. Si Jesus ba espiritu? Si Jesus ay may laman at buto, kaya tao. Si Jesus ba ay espiritu? Hindi po. Oh. Sa makatuwid, kung hindi espiritu itong Jesus ito, hindi ito Diyos. Ay, alam ninyo, mga kapanalig, yung pagkakasunod-sunod ano, ng dalawang talata at sa kanilang pagpapaliwanag, parang totoo. No, parang totoong tao lang ang ating Panginoong Hesukristo. Pero tatandaan po ninyo, walang mali na nakasulat sa Biblia. Tatandaan lamang po natin yung pandaraya. Ang sabi kasi, ang Diyos ay Espiritu, Juan 4:24. Tapos babasaan kang bigla sa Lucas, sasabihin, si Jesus ay hindi Espiritu, may laman at buto. Naku, yung mga Katolikong nakikinig sa kanila at nagulat. Ano ang Diyos? Espiritu po. Ano si Kristo? Espiritu ba? Hindi po. Hindi Espiritu, hindi Diyos. Sabi ng mga Katoliko, Tata Larry, ah, oo nga. Sa makatuwid, maraming naligaw. Alam po ninyo, mga kapanalig, bukod dun sa dalawang huling talata na ginagamit ng Iglesia ni Kristo upang patunayan na si Kristo ay tao lang, meron din silang ginagamit na batayan sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Osias, Kabanata 1 o rather 11, talatang 9, ganito ang sinasabi, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang mangwasa. Ito po'y ginagamit nila para pagtibayin na si Jesus ay hindi Diyos, sapagkat ang sabi ng Oseas 11:9, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Anong sabi? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Si Jesus daw ay tao sa makatuwid. Hindi siya Diyos. Mga kapanalig, lalaliman pa natin, pag-aaralan pa natin at sasagutin natin ang tunay na kalikasan at kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ng Diyos, nagbabalik po tayo sa ating pag-aaral. Sabi po ng ating mga pagsasaliksik, ayon po sa mga katuroang iba, eh hindi daw po Diyos ang Panginoong Hesukristo. Subalit pinatunayan ng Biblia mismo, ng mga apostol, mismo ang Panginoon, na siya ay tunay na Diyos.
Ngayon, dalawang talata lang ang ginagamit ng mga tagapagturong Protestante para sabihin hindi siya Diyos. At gumamit pa ng isa, dinagdagan nila, yung Oseas 11:9, at ang sabi diyan, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Yan. Alam po ninyo, mga kapanalig, uulitin po namin, ang pinag-aaralan natin ngayon, patutunayan natin na si Jesus ay hindi tao lang. Si Jesus ay tunay na Diyos din, no, Brother Marco. At itong binanggit po nating batayan, ito po ay Oseas, Kabanata 11, Talatang 9. Sa huling bahagi, kung mapapansin ninyo, Diyos at hindi tao, no? Pero alam po ba ninyo, hindi ito pwedeng pagbatayan upang ituro na si Jesus ay tao lang. Dahil doon sa salita nga ng Diyos, ang Diyos daw ay hindi tao. So, ang tao na si Jesus, hindi pwedeng maging Diyos. Alam niyo po ba, ito ay hindi naaangkop sa ating Panginoong Heso Kristo. Para sa mas mainam na pangunawa, basahin natin yung kasunod na talata. Binasa natin yung 11:9. Ituloy po natin ng Jesus. Alam po ninyo, isang linya lang na salita, kung itinuloy lang ng Iglesia ni Kristo ang pagbabasa, malinaw po yung nakasulat. Sino yung dapat sundin ng Ephraim para hindi sila lipulin?